Sitayo mo tayo lahat ang nagagipo sa ating lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Malungkot ang tagpo ngayon sa Ebanghelyo sapagkat malapit ng tumisan sa Jesus. Gayunpaman, tinitiyak niya sa mga apostol na muli siyang magbabalik. Walang dahilan para matakot ang tao. Sapagkat nangako si Jesus na kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Ang Espiritu Santo ang magiging lakas at gabay natin upang maramdaman natin ang kanyang presensya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasagampang tayo maging marapat umanaw sa banal ng pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo ang mga kapatid na lumarap at nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Bawalan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbubayong tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang. Sa pagkabuhay ni Kristo kami magaganap ng pagdiriwang na wakas upang aming ginugunita ay lagi namin matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainta ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya dapat kaisahan papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamaang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasa saad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atakan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binikti. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpuri sa iyo ang lahat ng mga
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliwanag ito dahil sa kanindigan ng Diyos. Kumikislat na gaya ng hiyas na aspe, singlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa tibok, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol na kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatendo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kanimningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag roon at ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat.
Tinutupad ang aking aral. Ama ko'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Somosierra. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama. At kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa mga sugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang panubay, ang Espiritu Santo, na susuguhin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sabagat nakita ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. Tayo po ay nasa ika-anim ng linggo ng pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi po nito, para po sa linggo ito, na nagpapaalam niya si Jesus sa kanyang mga alagad, kasi next Sunday is Ascension Sunday. At pagkatapos ng Ascension Sunday ay Pentecost Sunday. Bahagi pa rin ng pagdiriwang ng dakilang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi nga ko natin na hindi mo inagahanda tayo para po sa darating na eleksyon 2016 May 9, malapit na. Hindi lang po panahon ang mainit. Pati ang ating mga usapan ay matitindi ang mga init kapag pinag-usapan natin ang politika. So, paalala ko lang ko sa inyo ay huwag tayong makipag-away gawa ng politika. Pero hayaan nyo po, nabasahin ko sa inyo, instead na ako'y magbigay ng umiliya, ito po'y bahagi na instruction ng ating kabalang-balang na obispo. Alam naman, napakasipag ko magbigay ng umiliya. Kaya lang ngayon po ay nagpadala po na sulat pastoral ay nanais mo na basahin sa lahat ng misa ngayon pong araw na ito. Hayaan nyo po na ito yung magiging bahagi ng ating paninilay para sa linggo ito. Minamahal ko ang mga kapwa anak ng Diyos. Kung anong uri ng importante, ganon din ang uri na maihalal sa pwesto ng pamahalaan. Kung ang importante ay nag-iisip ng kanyang pansariling pakinabang lamang, tulad ng pagtitinda ng boto, ang maihalal ay ang buwi-wili naman ang kanyang boto, nangangarin din ay ang pansariling pakinabang. Gamitan lang. Kung paano dapat suriin natin ang pagkatao at kakayanan ng mga kandidato
sarili, sabagat tayo ang magluluklok sa kanila sa pwesto. Anong uri ng botante ako? Ako ba ay isang botante marangal? Sumusuri at tumitimbang kung ano ang tama at mali? Nananindigan na gawin ang tama at iwasan ang mali? At hindi nagpapadala sa sabi-sabi ng iba? Number one, nagsusuri sa pagkatao ng mga kandidato. Kinikilatis kung sila ay naglilingkod o nag-aabuso. Inaalam ang kanilang plataforma. Pangalawa, nagpapahalaga at nag-iingat sa kaisa-isang boto at nagbibigay nito sa kandidato ng halaga sa kagalingan ng aking mga anak at ng buong bansa. Pangatlo, nagdadasal at humingi ng gaway sa buong may kapal kung sino ang aking iboboto. Pangapat, nag-aanap sa kandidato ng mga sumusunod na katangian. Kumikilala at sumusunod sa utos ng Diyos at ng pamahalaan. Gumagalang at sumusunod sa mga tao at hindi inilalagay sa sariling kamay ang batas o itinuturing ang sarili na mas mataas kaysa batas. Nagpapahalaga sa buhay at dangal ng kapwa-tao. Kadito'y nasa sinapupunan pa. Nagpapahalaga at nangangalaga sa kalikasan. Pinagtaguyod ang kapakanan ng mga duka. Inaapi na pagbintangan, kababaihan at kabataan. Tapat sa pagbubungol ng kaban ng bayan at hindi ng umurapot. May programa para sa pagunlad ng bansa na dito ay sinasama ang mga mahihirap, kapayapaan ng bayan at katatagan ng pamilya. Hindi ginagamit ang basta pagiging kamag-anak, kaibigan o kakilala sa pagpili. Nanginindigan sa aking pinili, inialaw siya man ay nangunguna o hindi sa mga survey. Iniharap sa Diyos na may malinis na muli ang pangalan ng mga ibubuto ng layang paniniwala na ginagawa ito na bilang masunuring anak ng Diyos at tapat na mamamayan ng bayan. Mayroon pong karagdagang gabay sa tamang pagpili ng kandidato o leader na ipinamamahagi ng mga tahanang nakikisa sa dalawang patron. Ang mga pinuno ng mga religious organization ay nakatanggap din ng CV ng gabay na ito, pinikaya na inyong paramihin ito at ipamahagi sa mga kasabi ng iyong organisasyon. Yadag natin sa preso ang mga totoong maglilingkod para sa matakanan ng lahat at hindi para sa pansariling pakinabang o mabawi ang puhunan sa halalan o mapanatili ang pamilya sa gobyerno. Ipanalangin din natin na naway maging madiwasay at ligtas sa anumang karahasan at takot ang halalan. Higit sa lahat, ipagdasal natin ang isa't isa. Ito ang araw na mapapatunayan kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Ituring natin ang ating kaisa-isang boto na larawan ng ating pagkatao at pakikiisa sa mapagligtas na pagmamahal ng Diyos. Ang tapat na pagboto ay pakikiisa sa Diyos, sa Kanyang pagpapaunlad ng ating bayan at bansa. Ito ay daan upang mangyari ang panalangin natin lahat
San Pablo, unang elementahan mo, ipanalangin mo kami. Mahal na yun ang Diyos, ipanalangin mo kami. Jesus, mamahalang awa, maawa ka sa amin. Amen. Benaventura ang pamati mo, lingkod obispo ng San Pablo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng aming pagtuman. Sumasampalataya ako ng Bog Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat, na gatawang tao sa dalawang ng Espiritu Santo, iminanak ko sa Santa Maria Virgen, iminagpakasakot ni Ponso Pilato, iminakos sa Diyos na matay ni Libin, nanawag sa loob na ng mga ima, nang may ganong araw na buhay na magbuling, umakyat sa lahat, nalublog sa araw ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magpumula ng paririto at magbubono sa mabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ang tunay na pagmamahal sa akin ng Panginoon ay nagpapakita sa paniniwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itaas natin sa pagmamahal sa Diyos, Ama, ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganap ilang gabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkaluwapan mo ng puso mga Diyos at mga tao, ang mga namumuno sa ayong bayan upang makapaglingkod sila ng lahat sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas upang kami lahat na nilirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, palaya, masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang mga may sakit, may kapansanan, dukha, at may binabaliwala sa lipunan upang sila ay magpatulungan namin at ng mga taong may pananalig sa Diyos at magandang kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming ang mga kahilingan ng iyong mga anak na buong kababaang loob na nagsusumako sa iyo sa ala ng Kristo na buhay at nag-aaring kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Diyos sa mga kamakamangyarihan. Pagkaginawa ng Panginoon, ipapagahin sa iyo mga kamay, sa kapurihan ng karangalan at sa ating kapanginabangan, at sa buong sa bayan niya ang banal. Ama naming lumikha, pagkaitin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalaking, ng aming mga kalayupang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay, ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at liwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ipinagdiriwang ang paghahayin ng Mesiyas sa mga tupa na tumubos sa aming lahat. Ang paghahayin ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ka na ang panginang kahanan kaming pinag-aharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay sa tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin na papuri sa iyo ng walang pay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang pa. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyo ang tinapay
na nagbibigay buhay at ang kalis ay nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami inarapan at tumayo sa ramo para maglingkod sa iyo. Iisinasamo namin kami pagsasalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinabi mo yung simbahan na darap sa buong ding. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kapalya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na iklay na ipag-asang sila mo rin mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumano. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo nito pati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ang maa na Mary Maria nila ng Diyos. Isa na sila kanyang esposo. Kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banganang amuhay dito sa dingding ng kanilang sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa karangal mo. Sa pamagitan ng mga aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang pagpapuli sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Sa lahat ng kapayapaan ng araw-araw. Iligtas na sa lahat at ilayo sa lahat ng